Hey, what's up? This is Keen. Welcome back to my channel. It's been a long time, guys, since my last vlog. Ito naman, napavlog tayo ngayon today because pupunta kami, guys, sa aming bagong apartment. Yan yung work ni boss ngayon sa Main Street. Papakita namin sa iyo, guys. So, siya yung mag-manage ng apartment. And then, makikita ninyo, guys, kung... Kasi pipili kami today, pero hopefully by the end of this month, ta-transfer na tayo. And then, ano, kaya mas malaking opportunity kasi doon, guys. Kasi, first of all, malaki siyang company compared here. So, and then, ang dami siyang benefits din. And then, ang pinaka-importante is... makakalabas na si boss ng Saturday at saka Sunday, which is hindi namin nagagawa dito, kaya wala kaming labas. And then, so with that, makaka-church na ulit si boss, and praise the Lord for that. We thank God for that opportunity talaga, sa blessing na binigay niya sa amin, kasi at least si boss ay makakapunta na ng church again. And then, pupunta kami ngayon sa main office ng kanyang bagong work. And pipili kami, guys, ng ano niya, ng apartment niya today. 50%, mamaya ko na lang chichika, no? Basta, pipili kami ngayon, pero siguro, ang pipili namin ngayon is 50, ano lang. I mean, one bedroom lang muna, kasi kami lang naman dalawa, di ba? Pero hopefully, pag andito na yung mga dogs namin, pipili kami ng 2 bedrooms din next time. So, ichichika ako later, guys, yung mga benefits na nakuha ni boss sa bagong company na to. Okay? See you later, guys, kasi naliligo pa si boss at ako ay naka-heat-tech lang muna kasi mainit pa dito sa loob kasi naka-heater nga dito sa loob, diba? So, later ulit, papakita namin sa inyo ang aming travel mamaya. Hi, guys, so naghihintay na kami ng aming bus. 1712. Oh, hintay lang kami ng aming bus. Nandito kami na lang kasi masyado malamig. Pag downtown, malamig talaga, guys. So, ayan yung aming bus. Hintay lang kami eh. Malamig, eh. Bus, guys, paparating na. Medyo malamig-lamig na. Ang tagal-tagal ng bus. So, andito kami sa may downtown pala. Papunta kami ng apartment sa may Jasper Place. So, ayan yung aming bus. Malapit na. Malamit ba? Ayan na siya. Kung nakikita niyo yung blue. Yan na yan. With the yellow lights. Yan na yan. Ayan, guys, nandito na kami sa office ng Main Street. Magdo-doorbell lang kami. Ang lamig. Tapos nakaganito lang pala ako ng shoes. Hindi ko suot yung aking winter boots. Kasi akala ko sa highway lang kami. Ayan, natawagan na ni boss ang kanyang si Ana na Bisaya din pala. Filipino din. Wala, ano yan? Driyan, boss, ka agent mani din eh. Kaya, yeah, kaka-agent. Ayan. Uy, ang bastos pala ng ganyan. Bastos kay ganyan. Ito yan, guys. Sana hindi kami dito kasi sobrang, ano naman, sobrang hindi maingay. Ano ba yan? Pinausap ko kami siya, talo sa kanila. Okay lang.
Ito yung isang portfolio ni boss. Police na naman. Actually, yung ganyan, 24 hours. So, ito sa mga portfolio ni boss. 1, 2, 3. Pangatlo na ito, nakita namin. Pwede pa ni Mauna? No, tingnan kung magustuhan mo. Dito, surround dito, marami. O, oh, kaya nga. Kaya okay lang. Kaya nga, no? Si wife ang papatingnan kayo kung pag nagustuhan niya. Number 3. Basement. Main Street! Kaya maganyan-ganyan-ganyan ka, boss. First na ano. Malayo. Hindi naman siya ganun kalayo. Mga 5 minutes to drive. Pero at least, right? Check ko rin okay lang, address. Boss. Anong address dito? First. Hello. Your location. So ito yung first na ano house, guys. Apartment na ipapakita sa amin. Meron pang isa na ipapakita. Ayan, just the usual ref. Maliit lang ano nila, boss, oh. Maliit lang. Cupboards, and then, yeah. One bedroom lang tayo, di ba? Ito, yung cornerstone, yung tapat. Ito, ito one bedroom, ayan. Adjava. Ito na yung aming bagong tirahan, guys. So, dito kami sa King's Court. Sa, isa sa portfolio din ni boss. Isa din to sa portfolio mo, boss? Ah, isa sa portfolio. So, apat yung portfolio mo. Okay, let's get inside. Grabe naman yung 3-bedroom. Pet-friendly pa rin siya, di ba? Oo, no, pet-friendly. Yung malapit sa gate pass office, di ba? Oo, kaya nga. Ito na. Bagong-bago pa yung amoy ah. Bagong amoy ah. Bago nga, inano nga siya. Kaso, wala siya ano nga. Blinds. Wala pang, kung gusto niyo magpalagay. Gusto niyo ba yung main street na ano? Siguro na yun, ikaw babae. Wala lang siguro siya. Cortina. Ako na lang gagawa pa sa kanya. Oo. Eh, pwede ang maintenance maglagay. Pero wala nga lang, ano, walang kurtina. Okay lang. Merong main street na yung sa, ano, anong tawag yan? Blinds? Hindi, blinds. Ano ba tawag? Yung pang ano lang? Pang ano lang. Oh, meron ang main street, pero walang kurtina. Okay lang. Okay lang. Oo. Oo. Ito yung sira lang. Oo. Yan mo po. Asan sira? Yan mo po mamaya. Ah, okay. Magre-request ako ng ano? Na bago nito. Pantry. At maliwanag ang bedroom. Okay, boss. Ito yung CR. Oo, mas maganda. Mas bed ko. Nalawag yung dito? Kaya nga. Tara, oh. Madroom din mo. Cute. Punta naman din. Tony? Uh-oh.
Ano ba yung lights? Ganda, diba? Oo. Malapit yung ano. Tsaka maliwa. So, ito yung kitchen. Kasi na papapayos pa raw ito. Parang Jurassic ito ah. Hindi ko lang sa kanya ito. Kaya pag may susi na kami, dadandahin ko gamit. Kasi yung work na dito, 12 minutes. Tipitan, ano? 75% sa Forever 21. Guys, nandito naman kami sa Kingsway Mall kasi magkakain muna kami. Si Inday wala. Kasi nagugutom na ako si Inday dito, guys. Matakbo-takbo, guys. No? Kain muna kami dito sa may Kingsway Mall. Kagagaling namin sa aming bahay. Congratulations. 12 minutes lang sa work niya. Yeah, chika namin later, guys. Ano yung mga benefits later. So guys, nandito kami sa food court. Ni-share muna si boss. Hintayin ko muna siya. Our order kami ng aming pagkain kasi gutom na ako. Parang gusto ko mag-ano ngayon na mag-yang na slowly. Kumuha kami ng ganito guys sa may Bourbon Grill. Thank you! Hey! Ito yung order namin guys. Ito lang, isang ano lang kasi ano na naman? Nag-rest kami kanina. Snack na lang ito namin. Oo. Nagutom kami biglaan yan. Nagutom kami sa bagong bahay. So, dito kami sa may food court ng Kingsway guys. Ayan. So, kain-kain muna. Pray. Guys, tapos na kami. Namili lang kami saglit ng ang pang-Christmas party ko guys. Yung exchange gift namin. So, nag-sale sila. Ang bibigay ko, isa na lang. Murag kita, nagyap yung mukha na naman. Sige, murag. Ako gamitan ba? Hey guys! So, andito na kami sa bahay. Nakauwi na kami. Lumabas kami na mga 4 hours. Saktong-sakto talaga na ang pinag-ano namin sa may-ari dito is 4 hours na kami lalabas. So guys, the reason why kami ay lipat, actually, we're very grateful talaga sa blessing ni Lord na nakalipit kami dito sa motel. Kasi in the first place, libre lahat. Wala kaming binabayaran. Libre wifi, lahat-lahat, tubig, kuryente, at ano pa. Tapos, and then, malaki pa yung sahod ni bossing. So, nakapagtipid-tipid talaga kami guys sa lahat ng... Alam niyo naman, ako ay student dito. Nag-graduate na pala ako guys. So, student ako dito. So, nakatulong yun sa pagbabayad namin ng tuition at sa iba pang mga expenses. So, the reason why na lumipat kami or lipat kami ng apartment is because ang gusto talaga namin is at least man lang, kasi dito lang yung disadvantage lang dito is hindi makakalabas-labas si boss tuwing ano every Saturday or Sunday. Nakakalabas siya kung pupunta siya ng gym kasi ang papalit niya dito ang yung may-ari ng motel. Pero kung gusto naming tignan niyo naman sa mga vlog ko, wala kaming hindi kami nakapasyal ni punta man lang sa Banff or iba pang mga ano dito sa Canada, hindi namin mapuntahan guys. Kasi wala siyang ano nga, hindi siya pwedeng lumabas. Kumakalabas kami, ilang oras lang. Tapos nagmamadali pa. So, wala kaming ano, privilege na makalabas ng maraming oras. Maraming oras. So, ayun nga yung first. And then, ang gusto din namin talaga is mag-church si Falcom ulit doon sa aming church dito sa Edmonton, which is LLCM. And we're very grateful na nakuha niya itong job na to. So, boss is a resident manager sa Main Street Equity Corporation. Isa siyang malaking ano dito, guys. Anong tawag nun, boss? Isa siyang malaking business dito, our company for yung mga realty property. Ano yan? Yung basta-basta na paparent ng mga apartments dito sa Canada. So,
The very ano, ang pinaka benefit is meron kami 50% off ng apartment, which is dito wala kami nabayaran, pero lumaki naman yung sahod niya. And then may office, may sariling office talaga siya, as you can see sa video. And then hindi siya maglilinis, hindi naman kami naglilinis din dito kasi may maintenance, may cleaner doon din. Hindi siya nag, hindi siya maglilinis kasi may maintenance siya, at tapos may tagalinis din siya doon. So lima yung bahay or apartment or portfolio niya, apartment na under sa kanyang portfolio. So ito na ang nakakaganda, is makakalabas na siya ng Saturday, Sunday, kaya makakagala-gala na kami, guys. And then basta maganda yung mga benefits na binagay sa kanya. Tapos konting ano naman, yung sahod is malaki-laki. And then 50% off ng aming sa bahay, which is good kasi alam niyo naman dito, this is a very old building, so ang dami na talagang mga ano, marami kaming kaibigan dito, guys. Alam niyo na yon. Ang dami dyan sa Pilipinas din na napi-feeling butterfly. So, yun lang. And then, yun lang. We're very grateful na nakuha namin to. And then, pinaka ano pa is 12 minutes lang siya away from TD, which is yung pinatatrabuhan ko. So, ayun na. Happy ako kasi every time 44 minutes yung travel ko, guys. Pa-uwi at saka papuntang work. Doon is 12 minutes lang, so mas malapit na siya. So I'm so happy. And ano pa? Basta yung ang pinaka-importante lang talaga is makapag-church kami, which is the very important thing na dapat gawin. Yung ating relationship with the Lord. And then yung opportunity din kasi si boss from a welder, from a sandwich maker, naging resident manager na siya dito sa Main Street. Ah, motel manager, and then resident manager. Ang isa pa pala reason, guys, kaya nagmamadali din kaming lumipat is kasi dito sa motel, mostly sa mga guests is yung mga, hindi ko na lang sasabihin, basta ang masakit sa ulo. And then ito na nga, madami na siyang yung mga, yun know, naman kung masakit yung ulo, wala sa ano ba, right mind. So nakakatanggap-tanggap din kami ng mga threats, which is not good. And then iwas na rin ng mga ano ba, stress sa life. Okay, so yun lang, guys. We're so grateful and we're so thankful sa ating Panginoon sa biyayang binigay niya sa amin. Nag-request lang kami, guys. We can actually say na yung ang development yung improvement namin dito sa Canada, guys, is from scratch, from bottom talaga, ang laway ko. From scratch talaga, tapos parang ito yung level 1, makapapunta na kami sa level 1, level 2, level 3, yung ganun ba, yung ang sarap sa feeling na naranasan talaga namin yung kung anong hirap na walang pera hanggang sa ito na nga, paunti-unti, o diba? Basta manatili lang sa ating Panginoon, yun lang po ang talaga pinaka-importante. Okay, guys? Yun lang po. This is it for the vlog. Ito lang po ang vlog natin for today's video. And thank you so much for watching, guys. And I hope i-share niyo itong video na to. And just like and subscribe. And please keep on watching my vlog. Thank you so much. God bless us all. Bye-bye.